Okay guys, so good eve. So meron tayo guys dito ang Acer. So itong issue no bootable. Ayan. So no bootable, detected may hard drive. So ito kasi ay dalawa. Pwedeng MBR. Ay sorry, pwedeng naka legacy or naka UEFI. So naka legacy ito. So ang original nito kasi guys ay UEFI. So kailangan natin baguhin. So before that, ayan, so binaklas ko siya, explain ko sa inyo kung bakit ko siya binaklas, okay. So ayan, balik tayo, going tayo sa BIOS, control alt delete, BIOS tayo, ah sorry, uriin natin. Okay, saglit lang guys ha, control alt delete, and then F2. Okay, so paano nga natin mapupunta yung BIOS? Ito rin isa pa yung isang issue. So hindi ka tayo basta-basta makakapunta sa BIOS because of this issue. Okay, so hindi ko rin alam ang password, hindi rin alam ng owner password. Type tayo ng different password, then enter. Okay, failed. Try another password and then failed. Okay, hintayin natin lumabas. So turuan ko yan. Technique, paano may reset. Okay, so lumabas na ito. Nakatatlong attempt tayo, ito lalabas. So punta tayo sa enter. Ayan. So for bypassing na ito, baka just in case guys kasi. Ayan. So ito yung digit guys. Ayan, nagbabago-bago yan guys. Once na nakapasok sa BIOS, nagbabago yan. Okay, so for basag yan yun. Yung ating ano, teka lang parang nakaano ko. Okay. Rotate yung aking video. Okay? So, yan guys. So, di ba ang ginagawa nila pag nagre-reset ng BIOS, tinatanggal CMOS battery nandoon sa loob. So, binaklas ko na kanina. Dinischarge ko na yan. Dinischarge ko na rin. So, wala talaga. So, yung mga ganyan guys, ay doon sa mga YouTube channel. O, gumagana doon sa kanilang version. Pero doon sa mga ganitong laptop, kahit restart natin, reset, tanggalin natin yung battery. CMOS battery niya. Kahit i-reset natin yung BIOS, hindi pa rin. So, ayan. Ito yung password natin. So, ito type natin siya, guys. Kung wala tayo pang reset, tuturuan ko kayo. Meron tayong site na pwedeng puntahan para matanggal natin yan. So, sulat muna natin. Ayan. Ballpen ba tayo dyan? Ayan, sulat muna. Sulat lang natin yung ano. Ayan, guys. So, punta tayo sa site. So, ang site na yan guys, para madali nyo mahanap. So, nasa labas ako. Itong BIOS bug na yan. How to reset, remove ACES, lahat ng laptop. Click natin yan guys. Tapos, ito type natin dito yung, ayan. So, hindi, wala ako sa desktop eh. Ayan. So, ito na yung site niya. Meron din siya guys. Puntahin nyo yung BIOS bug. Lalabas yan dito guys. Ito, puntahin nyo ito. So, kung anong ano siya. Zoom natin. So, dito tayo sa Acer, ilang digit yun guys, ayan na, meron siya tinatawag na 8 digit or 10 digit, ilang digit yan. So, check, so 8 digit yun guys, click natin 8 digit, ayan, ayan, nag-loading na siya, loading, so sa baba nito guys, dito, ayan, ayan, sa baba nito, dito natin itatype yung 8 digit. So, ano yung number? 40. Ano yung sunod? 40? Pa-discuss na. Lakas eh. 40? 95? 41? 41? 29. 29. Okay, so check natin. Tapos, isi-send request nyo. Send siya tayo, nasa labas tayo. Ayan. So, loading siya, guys. Loading lang tayo siya, guys. Ayan po. Ayan. So, nagbibigay na siya ng number. Ayan. So, hintayin natin. Kaya na kasi, guys. Nakapasok na ako. Ngayon, nagbago yung digit niya. Okay lang. Basta slow. Meron tayong Acer. Meron tayong ano, biosbug.com na yan. Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo siya, magbigay kayo dyan. Magbigay kayo. So, ito na yung ating password.
Okay, so tatype na natin dito yung password. 55. Ay, mali na type ko. 55. Sunod 63 63 21 09 09. Enter. Ayun, pasok. So pumasok na siya kanina. Ngayon, pupunta na tayo, guys. Tangkalin na natin yung password na yun. Okay. Ayan, so pwede nyo natanggalin. Ayan. Yan pa rin ang password nyo, guys, ha. Ayan, so ito, naka-UFEI siya. Dapat naka-legacy. Enter. Okay. O, dapat naka-legacy. Kasi hindi siya, guys, pinormat ng UEFI or naka-GPT type. Dapat naka-GPT type. Eh, naka-MBR lang siya. Master Boot Record lang. So, nawawala ito pag ang battery nalulose or nag-discharge. So, try natin, ha. F10. Alright. Tingnan natin kung maglo-loading pa siya. Alright. So, yun. Nag-loading. Ayan. So, huwag nyo kasing po siyang i-drain. Ito kasi huwag nyo i-drain yung battery. Nasira yung battery niya. Huwag i-drain yung battery pag 20%. Huwag din siyang i-stock ng matagal. Siguro pag i-stock nyo siya ng isang linggo. Ayan. Okay. Buhay siya. Ayan. Okay. Madam ito ng central. Ayun, so messaging wala. Okay, hindi natin pwede yan. WinM. Okay. So, yan po, guys. Ganun lang kasimple sa bias bag. So, guys, pag may mga laptop kayo, huwag nyo i-stack ng almost 2 weeks. Dapat kahit ano, may charge siya, ma-identify nyo na full charge siya. Kasi, guys, minsan yung CMOS bat, yung bias natin, eh, hindi ko alam. Eh, medyo matagal na ito. Siguro nag-low bat. Okay, so nagkakaroon po rin ng power interruptions or different, basta may mga ganang senaryo. Okay, so itong battery, guys, bago pa lang ito, si-charge natin ito kasi buhay ng system. Ayan. So, ganun lang po ang tips, guys. Kung just in case BIOS, lahat po ng uri ng BIOS, may model naman po doon sa ating BIOS bag na pinakita ko sa inyo kanina, eh, pwede nyo piliin kung ano yung kung anong brand yung inyong laptop. So, ganun lang, guys. Di ko na pa masyado explain. So, maraming salamat, guys. So, ito yung pagre-reset ng ating BIOS. Ayan. So, tinaray ko rin kasi, guys, kasi wala nga akong internet kanina. So, ayaw naman. alam ko na, dalawang beses na yung nangyari sa akin. Pero, wati ka sa ulo, tinaray ko pa rin. So, dapat di ko na siya babaklasin, yun na lang. Eh, wala magagawa. Okay, guys, so, maraming salamat. So, so, please, guys, support my channel, guys. Don't forget to subscribe, share this video, and share tips sa inyo, guys. And ito, guys, ay malaking tulong, guys, sa aming ministry, sa aming sa church, para makabili kami ng mga gamit. So, sa panonood nyo lang, or pwede kayo mag-donate, guys, sa amin. O sa panonood nyo lang, makakatulong na kayo using ads. Thank you. So, thank you, guys, and see you on my next video. Goodbye.